Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Welcome sa tindahan ni Ining at napakainit dito sa amin ngayong araw. So dito ako ngayon sa tindahan, pero ang pumapasok na hangin ay parang mainit. Kaya bagong ligo tayo ngayong hapon. So ako ay mayroong i-share sa inyo na tips ulit, para ito ay 5 tips para umasenso ang ating buhay at ang ating negosyo. Samahan nyo ako mga kasari ngayong hapon at pag-usapan natin ang topic na ito. Unang-una, kung gusto natin umasenso sa buhay, number 1 na tips ko sa inyo, dapat tayo ay hardworking. Kung baga dito sa tindahan, kailangan maaga tayong gumising at magbukas ng ating tindahan. At kailangan hindi tayo pa-petiks-petiks lang. Kailangan pagising natin, ayusin natin ang ating mga paninda, ayusin natin ang ating mga order, ayusin natin ang ating tindahan, linisin natin, para na pagdating ng ating mga customer ay maayos na ang ating tindahan. So matuwa na sila mamili, kasi naka-display na. So kung marami tayong displayhin, kailangan maaga pa lang mag-display na tayo para lahat ay makikita ng ating mga customer. Yan ang sinasabi na kailangan hardworking tayo. Kumbaga, hindi tayo pabaya. Pag nakikita natin na may trabahuhin tayo, ay trabahuhin na natin. Huwag na natin ipagbukas pa. Nasasabihin natin ay bukas na lang, kasi ang ganito, marami tayong excuse. Sigurado, pag ganun ang ating attitude, ay siyempre, hindi tayo asenso sa buhay. Kasi imbes na may bibili na sa tindahan mo, wala namang naka-display or wala kang na-repack. So, diba, wala tayong maibibigay. So, yun ang kailangan natin. Yan ang tips number 1, na kailangan hardworking tayong mga negosyante. Kumbaga, negosyantehan. Pero parehas lang naman yan, malaking business at maliit na business, kailangan talaga. Grabe, ang lakas na ang ingay. Kailangan talaga ang paghirapan natin ang ating negosyo, maliit man o malaki. Ang pangalawa kong tips sa inyo mga kasari ay disiplina. Yan ang importante. Kailangan may disiplina tayo sa buhay. Pag nagnegosyo tayo, kailangan maaga tayong nagigising at magbukas na ng ating tindahan. Huwag yung sasabihin natin na ay mamaya na ako gigising kasi inaantok pa ako. Kasi kagabi, gabing-gabi na ako natulog. Kasi kagabi, pagod ako. So ngayon, gigising ako ng alas 8. Na samantala, na pag gumising ka ng alas 5, sa alas 5 na yan, may mga nabibili na. Dito kasi sa amin, kami mag-asawa ay gumigising ng 4 o'clock ng umaga. Tapos, magluluto na, mapiprepare na kung ano na ang kailangan sa almusal. Maliligo na, or minsan yung mister ko naglalaban na yan, mga ganyang oras naglalaban na, nag-iinit na tubig pampaligo na anak namin. So ako, kung merong paghahanda na pagkain, nagpiprepare na, at 5 o'clock nagbubukas na kami ng tindahan. So yun ang namin, yung tsansa namin, kasi yung kapitbahay namin mga tindahan ay hindi sila nagbubukas ng alas 5. So, marami kami customer sa ganyang oras, kasi may bumibili ng kape, noodles, mga dilata, asukal, tinapay. Kasi syempre, may pasok, ba? Diba? So, ang mga binibili niyan pang almusal ng mga bata, mga pambaon. So, ba? Diba? Bago mag alas 7, makabenta ka ng kahit 500, kahit 600, edi malaki-laki na yung lamang mo sa kapitbahay mo na tanghali na nagigising. So yun ang sinasabi ko na kailangan
may disiplina tayo sa ating sarili na kailangan pag magbubukas ka ng alas 5 ng umaga. So, kailangan, anuhin mo talaga yan na every 5 o'clock, magbubukas ka talaga ng tindahan. Kasi yung mga tao ay tinatandaan nila yan na ay sa tindahan ni Ining, bukas na ngayon kasi 5 o'clock na. Ganun yun. Kaya, kailangan disiplinado tayo sa ating sarili. At saka, sa mga re-repakin, sa mga lahat ng mga ayusin, kailangan gagawin natin. Huwag na natin ipagpabukas pa kung kailangan naman natin magawa ngayon. Yun lang ang aking masasabi sa aking tips number 2. Kasi sa akin, tested and proven ko na yan na kailangan talaga. Kung magawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. At sa ating tips number 3, kailangan tayo ay resourceful. Kumbaga, marunong tayong dumiskarte. Halimbawa, namili ka sa bayan. So ngayon, sa binibilhan mo, wala kang makita doon na gusto mong bilhin ng mga paninda. Wala doon. So kailangan, dumiskarte ka. Kailangan, mag-ikot ka kung saan mga grocery store ang meron. Gaya dito sa akin, halimbawa, may inoorderan kasi ako ng mga paninda sa Tindahan Club, sa Ayos Lang, sa Ribisco. Inoorder yan, ang tatlo na yan, inoorder ko yan. Pero halimbawa, pag halimbawa dumating na yung order na wala, pumupunta talaga ako sa mga grocery store at namimili. Kasi ayaw ko na mawalan ako ng mga paninda. Kasi hindi naman lahat sa inorderan mo meron . Meron talaga minsan na marami ding kulang sa mga dinideliver nila. So, kailangan magiging maagap tayo na wala. So, alis na tayo kaagad para mamili doon sa mga grocery store na malapit lang naman din sa atin or sa bayan natin. Ganun ang natin, mga kasari. Ganun ang ating gagawin para hindi tayo mawala ng mga paninda na hinahanap palagi ng mga tao, lalo na yung mga basic needs ng mga tao or yung mga fast moving. Kailangan talaga natin na na mayroon tayo at hindi tayo mawawalan. So kailangan magiging tayo, magiging resourceful tayo. Maghanap tayo ng mga kailangan nating itinda. At saka hindi kailangan na malaki ang ating puhunan. Hindi kailangan na nasa 50,000, nasa 100,000 kaagad yung ating puhunan. Kahit maliit lang ang ating iumpisa sa ating puhunan, kung tayo ay marunong magpaikot-ikot ng ating negosyo, ng ating pera, lalaki at lalaki ang ating puhunan. At hindi na natin kailangan na mag-umpisa tayo sa malaking puhunan. Mag-umpisa tayo sa 20,000, pwede na, paikot-ikutin lang natin hanggang sa lumago ng lumago ang ating negosyo. Ang tips number 4 na ibibigay ko sa inyo, mga kasari, ay yung marunong kang makinig sa iba, hindi na puro lang ikaw ang masusunod, puro lang ikaw ang may alam, puro lang ikaw ang magaling. Hindi ganun. Kailangan matuto tayong makinig din sa iba, sa mga advice ng iba, kagaya sa pagninegosyo. Kailangan din natin na makinig sa iba. Meron pa namang nauuna pa sa atin at sila ay mas magaling pa sa atin na mga baguhan pa lang or katatayo pa lang ng business natin. So, kailangan makinig tayo sa mga nauna na sa atin kasi sila ang mas may experience kaysa sa atin. Pero, kumbaga, hindi naman lahat sundin talaga natin. Siyempre, pakiramdaman natin kung ano ang totoo at hindi. Ganun lang yun, mga kasari, sa ating mga negosyante. Kailangan talaga natin na makinig din naman tayo sa iba para maging maging malawak ang ating pangunawa at maging malawak ang ating kaalaman sa pagninegosyo. Tips number 5 ko sa inyo, mga kasari, ito ay panghuli na kailangan lagi tayong positive. Huwag tayong mag-isip ng nega palagi. Kailangan huwag tayong, halimbawa, may panindang ganito. Ay, ayoko magtinda ng ganyan kasi baka malugi lang ako. Yung mga ganyang attitude, huwag natin gawin yan kasi hindi talaga yan makakatulong. Kailangan pag may naisip tayong padaanin muna natin.
Kailangan pag may naisip tayong ibang bagay na paninda o may nabalitaan tayo na magandang magtinda ng ganito, kailangan subukan muna natin. Pero huwag tayong bumili ng maramihan kaagad kasi dyan tayo malulugi kung hindi nga papatok. Kaya halimbawa kagaya sa akin, sa gulay, before maraming nag-discourage sa akin na wala akong tutubuin kasi mayroong masisira or ano. So, sinubukan ko na magtinda kahit paunti-unti lang. So, hindi ako namimili ng maramihan. Bumibili na ako tig 1 kilo. Halimbawa, 1 kilong sitaw, 1 kilong talong, 1 kilong ampalaya. Yun lang ang aking binibili para hindi ako masiraan ng paninda. Tsaka pag malapit na masira, so syempre, lulutuin namin at yun ay libre na kasi may tubo ka na eh. At nakakatulong talaga kahit paano. So yun lang ang aking maibigay na tips sa inyo mga kasari no, sa araw na ito, araw ng Wednesday. Sana nakabigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo at sana na-inspire din kayo sa aking mga tips na ibinigay sa inyo dahil ito ay mga basic tips lang naman para sa ating mga negosyante or sa ating mga may business na kahit maliit man o malaki ang ating business, itong mga tips na ito is applicable talaga. Kaya maraming salamat sa panunood sa aking mga video. At maraming salamat sa manunood pa. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, sa mga baguhan pa lang, pwede po kayong mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. At hanggang dito na lang mga kasari ang aking video ngayong hapon. Maraming salamat sa inyo at sana ay gabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw ng ating pagtatrabaho at pagtitinda. Hanggang dito na lang. God bless us all guys. Thank you for watching.